So guys, ayan, may pin na ako, pero wala pa rin akong sasahurin or hindi pa rin ako makakasahod. Sa Google kasi, ay sa YouTube kasi guys, kailangan ma-reach mo yung $100 na threshold bago ka nila pasahurin. So kailangan maka 150, 160 ka a month para makasahod ka kasi may ikakaltas pa sila dun. So hindi pwedeng saktong $100 lang. So, ito yung laman nung AdSense. Ganyan lang kasimpleng papel pero napaka-importante sa mga katulad ko na YouTuber. Ganyan lang yung makikita mo, yung mga steps kung paano mo ilalagay or yung sa pin mo, kung paano mo siya i-enter para ma-confirm mo na ikaw talaga yung sasahod at ikaw yung padadala nila ng sahod mo, ganun. So, sa kabilang side, yung may heart-heart, dun mo makikita yung 6-digit na i-enter mo para doon sa pin na hinihingi ni Google AdSense. So guys, kung hindi dumating yung pin nyo ng 3 months to 4 months, huwag kayong mag-alala kasi may ibang paraan. Pwede kayong mag-manual para sa pin nyo. Kaya kahit di dumating yung pin nyo, makakasahod pa rin kayo. Ganito ako nagbubukas ng AdSense ko guys. Chrome ako pumupunta. Tapos type nyo lang yung youtube.com, ganyan yung lalabas. Siyempre, hanapin nyo yung YT channel nyo, tapos customize. Tapos yan yung dollar sign. Sa ganito kasi ako mas nadadalian, pero may ibang way kung paano makapasok or makapunta sa AdSense. So, papakita ko sa inyo kung ilan pa lang yung revenue na naipon ko. Yan pa lang guys, pero hindi na to updated ngayon kasi nasa 50 plus na yung revenue ko. Late na kasi itong video na to na na-record ko, pero ngayon nasa 50 plus na. Pero hindi pa rin na makakasahod kasi nga wala pang $100. So ayan lang yung laman ng AdSense. Pwede kayo dyan mag-change ng address. Basta yung mga details na importante, ganun. Tapos, diyan nyo rin ilalagay yung account nyo, yung bank account kung saan papasok yung sweldo nyo pag pwede na kayong makasahod. And guys, kung kunyari na-verified nyo na yung account nyo at kailangan nyo na ipaglagay ng bank account, huwag kayong mag-alala kasi kahit kaninong account number pa yan, kahit kaninong account name sa asawa nyo, sa kapatid nyo, sa inyo man o hindi, makakasahod pa rin kayo, pwede kayong gumamit ng ibang account. Pero syempre guys, mas advisable kung sarili nyong account yung gagamitin nyo. Pero kung wala pa nga kayong time o hindi pa kayo nakakapagpa-open ng bank account na sarili nyo, pwedeng kayong gumamit muna ng ibang bank account. Tapos pag meron na, palitan nyo na lang ng sarili nyong account. Take note lang guys ha, dollar to peso yung papasok dun sa bank account nyo. So, asahan nyo na merong pangkaltas yun. Bukod dun sa, di ba yung revenue nyo, bago pumasok yun sa revenue nyo, bawas na yun ni YT, tsaka ni AdSense. Bukod dun, pag pumasok dun sa bank nyo, may bawas pa rin dun yung banko. Kasi nga, dollar to peso yun. So, meron pa silang ikakaltas dun. Kaya dapat talaga makasweldo ka ng 100 plus a month para malinis yung 100 mapunta sa'yo. Or syempre, hindi mo rin kasi masabi, kaya mag-upload lang ng mag-upload, malay nyo, isa sa video na i-upload nyo, mag-viral, o kaya, yung may manood talaga. Tsaga-tsaga lang talaga tayo sa mga katulad kong small YouTuber, ganun talaga, kasi hindi naman tayo katulad ng ibang, yung mga big time na YouTuber na, yung as in talagang kaka-upload lang, may nanonood talaga. So, ganun lang talaga yung buhay. Malay nyo nga, di ba, pag-upload natin, meron tayong mag-viral. So, kapit lang. So, guys, hanggang dito na lang yung video ko. Hanggang sa susunod na lang na upload ko, supportahan nyo sana yung Mumuntik Kong channel. Please, please like and subscribe my YouTube channel. Thank you for watching, guys. Bye!